mahal ng isang anak sa kanyang ina. Kaya niya itong itulak. Kaya niyang itatwa. Kaya niyang itakwil. Pero ang ina, kayang gawin ng lahat para sa kanyang anak. Poprotektahan niya ito sa apat ng kanyang makakaya. Dahil ang pagmamahal ng isang ina, walang hangganan, walang sukatan. Nay, pansinin niyo naman ako. Nay, bakit po mo kayo nagtatampo? Eh kasi nga, ayokong pinagkakatuwaan ka ng mga tao sa perya. Eh kung buhay nga lang ang tatay mo ngayon, di sana nakatapos ka ng kuleyo. May sinubukan ko lang naman po eh. Aliw naman pala. O, gusto ko lang din pong makaipon para makalipat na po tayo. Hindi po ba binibenta na ng amo nyo sa palengke itong bahay niya? Eh pag napabinibenta po ito, sana po tayo pupulutin. Ako nang bahala maghanap ng malilipatan natin. Kaya ko pa naman magtrabaho sa palengke. May gusto ko pa rin naman pong makatulong sa inyo. Eh kung sana normal lang din yung laki po gaya yun ni tatay, baka mas marami pa akong mapasok ng trabaho. Lahi kasi ng tatay mo eh. Ayokong tumanda ka mag-isa tulad ng mga kamag-anak ng tatay mong maliliit. At saka isa pang, nangarap din ako na magkaasawa ka, magkapamilya, para naman may makasama ka pag wala na ako. Nay, huwag niyo nga pong sabihin yan. Tsaka malabo naman pong may magagusto sa katulad ko. Pangarap lang naman yon. Kung hindi magkatotoo, okay lang naman sa akin yun eh. Nandito pa rin naman ako para samahan ka at protektahan. Ibig bang sabihin niya na wala na kayong tampo sa akin? Hindi pa rin. Oo, Nay. Bisado ko na po kayo. Pinagagalit lang naman kayo kasi mahal niyo ko. At kapakanan ka lang iniisip niyo. Love ko din po kayo, Nay. Labutin na po tayo, ah. Ngingiti na yung nanay ko, mahal. Ikaw talaga? Kayang-kaya mo palang buti ng puso ko. Basta ito, anak, ha. Parating mong tatandaan, kahit maliit ka, huwag kang magpapaapi at magpapatalo. Laban lang. Opo naman, Nay. Manakaya ko sa inyo. Matapang at malakas ang loob. Bili na po kayo ulit ng tindakang merienda o tsaka roses po. Tamang-tama po Valentine's Day ngayon. Pwede niyo po ito ibigay sa asawa niyo, sa girlfriend, sa nanay or sa mga kapatid niyo po. Wala naman kayong budget sa bulaklak eh. Engineer, nandun sa loob. Baka sakaling bumili yun. Sige po. Baka sakaling. Pwede. Anong? Tindahan ko lang si engineer. Sige na. Pero suot mo muna to, ah. Tsaka, gandun ka lang sa pwesto ni engineer. Sa may bukana. Delikado na kasi dun sa ginagawa nilang building, eh. Restricted area na. Bumalik ka na lang kagad dito sa labas. Hindi, ako malalabot. Ako po mabait na, sir. Salamat po. Sige, ingat ka dun, ah. Mga pre, merenda daw muna tayo, sabi ni Foreman. Tara na!
Sige na, mauna na kayo. Sige, mauna na kayo. Sige na. Sunod ako. Engineer, baka gusto niyo pong bumili o sandwiches tsaka roses po. Paano ka nakapasok? Sir, magandang hapon po. Magandang hapon. Mag-ingat kayo dyan, ha? Kapanan! Papagkakalala! Engineer? Engineer? Ligtas mo na yung sarili mo. Hindi. Hindi kita iiwan dito. Engineer, huwag ka pong matutulog, ha? Huwag ka pong pipikit. Sigurado may parating na po na tulong. Tulong! Tulungan niyo kami! Hindi ka dapat nandito. Huwag niyo na po ko isipin. Ang importante po makaligtas kayo. Narinig niyo po yun? Makakaalis po tayo dito. Makakaligtas ka po. Makasan mo lang po ang loob mo, ha? Kapit lang po. Dito lang po ako. Di po ko alis sa tabi mo. Salamat. Sana! Dali! May isa pa! Pulo mo isa! Kinin! Hawakan niyo! Kinin! Okay. Tolong! Tolongan niyo kami! Aking nakalaan para sa akin. Pero kung minsan, may darating na isang tao sa buhay mo na magpapabago ng paniniwala mo sa buhay at pag-ibig. Isang taong magpapaniwala sa'yo na walang pinipili ang pag-ibig. Mayaman man o mahirap. Maliit man o malaki. Hindi ka naman kasi nag-iingat, Elvin. Mabuti na lang hindi ka napuruhan. Nakausap ka ng doktor mo. He says you'll be okay. Ma, mabuti naman at sinagot niyo yung tawag ko. Ilang araw na akong tumatawag sa inyo eh, pero busy kayo. Na-aksidente kasi ako, ma. Pero okay na ako. Gusto ko sanang umuwi, pero sobrang busy pa ako ngayon, Elvin eh. I'm so sorry, son. It's okay, ma. Alam ko naman na busy ka dyan sa France. Hindi na dapat kita inistorbo. Miss, sandali. Halika, tuloy ka. Naalala kita, ha? Ikaw yung kasama ko nung gumuho yung sa site, di ba? Salamat, ha? Ano naman po? May mga sugat ka rin, ha? Nagpatingin ka naman sa doktor? May ininom ka bang gamot? Huwag niyo po kong intindihin, engineer. Wala po akong malalang natamo. Kayo po, kamusta po kayo?
Okay naman. Salamat ulit, ha? Wala po yun. Maliit na bagay. Hindi maliit na bagay para sa akin yun. Dahil ikaw yung nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Kaya maraming maraming salamat talaga sa'yo. Mula noon, ay lagi ko nang dinadalo si Elvin para alalayan siya. Salamat, ah. Dahil parati mo akong dinadalaw. Saka inaalagaan mo na rin ako. Wala yun. Late na bagay. Nakakahalata na ako sa'yo, anak. Kanoy pa na yung dalaw mo kay Elvin na yan. Ako, anak, hinay-hinay lang. Ayoko masaktan ka. Alam mo ang kalagayan mo. Alam kong hindi lahat ng tao tatanggapin ka. Nay, alam ko naman po yun eh. Alam ko rin po na hindi niya ako magugustuhan. Pero gusto ko pa rin po samantalahin yung pagkakataon na nakakasama ko pa siya. Na may nagagawa pa akong tulong sa kanya. Ngayon lang naman po dadating yung ganitong pagkakataon eh. Sarap po kasi sa pakiramdam na mahal mo yung isang tao. Kaya kahit wala pong kapalit na eh, okay lang po. Tanggap ko naman po yun. Alam mo, anak, sana makita ng Elvin na yan ang tunay na alaga mo. Kasi para sa akin, karapat-dapat ka lang talaga namang mahalin. Siyempre naman po, nanay ko kayo eh. I came here as soon as I heard about your accident. Sorry about what happened, pare, ah. Kasalanan ko rin. Hindi dapat ako nag-set up ng temporary office sa construction site. Hindi rin dapat laging maluwag yung guard. Pinapasok si Onay. Hindi na dapat siya nadamay. Onay? Onay, si Ronald, friend ko. Ronald, siya si Onay. Siya yung kasama ko na may gumuho sa site. Siya rin yung nag-aalaga sa akin dito sa ospital. Talaga? Ang galing mo, Onay, ah. Thank you, ah. Tsaka salamat din sa pagsisilbi mo dito sa kaibigan ko si Elvin, ah. Pero teka, paano mo nagawa yun? Eh, hindi mo nga yata maabot tong si Elvin, eh. Ang liit-liit mo. Alam mo, magpatangkad ka kaya muna. Onay! Onay, sandali! Onay! Anak ba naman, pare? Hindi mo dapat sinabi yun. Kaibigan ko si Onay. Sana naman respetuhin mo siya. Sorry, pare. Nagbibiro lang naman ako dun sa kaibigan mo, eh. Para akong nagising sa isang panaginip. Siguro tama na yung alam kung okay na si Elvin. Hanggang doon na lang yun. Yun na siguro ang huli namin pagkikita. Sino pong kailang... Tatuhin ako ng mundo, parang may mali sa akin. Pero kay Elvin, hindi ko naramdaman na iba ako. Palagi mo na lang akong sinasamahan. Baka na may miss ka na kasama ng mga friends mo. Konti lang friends ko. Hindi kasi ako pala kaibigan eh. Mahihayin kasi ako. Wala ka namang dapat ikahiya eh. Engineer pa kayo. Naawa lang si Lord sa akin kaya ipinasa niya ako. Pero sa totoo lang, ang dami kong hirap bago ako nakarating dito. Bukod sa madalas akong i-pressure ni Mama. Napapadalas ang bisita mo, ha? Baka kung ano na yan, Elvin,
Sa totoo lang, kahit hindi niya aminin, nahuhulog na ang loob niya sa'yo. Kaya sana, huwag mo siyang paasahin. Wala naman po ako masamang intensyon kay Onay Aling Nelia. Sigurado ka ba dyan? Alam kong iba si Onay sa mga babaeng nakakasalamuha mo. Mayaman ka, gwapo, marami ka pang babaeng makukuha. Alam niyo, Aling Nelia, maniwala ko kay Tsende. Pag tinitignan ko si Onay, hindi ko naman ho nakikita yung pagiging maliit niya. Mas nangingibabaw sa akin yung kagandahan ng kalooban niya. Pag magkasama ho kami, sobrang saya ko po. Hindi ka ba nahihiya na kagaya ko yung kasama mo? Bakit naman ako mahihiya? Isang alam ko yung nararamdaman ko, masaya ako pagkasama kita. Parang merong kulang sa buhay ko na pinupunuan mo. Siguro ganun din nararamdaman ng asawa ng friend mo. Ito mo. Siguro nakulitan na sa pagnanabina ni nanay. Kaya yun, sa wakas, ipinagkaloob na ni Lord ang matagal ng pangarap ni nanay para sa akin. Diyos ko, anak. Naku, huwag na lang kaya si Elvin. Baka masaktan ka lang. Nay, ang gulo niyo. Hindi ba pangarap niyo nga to? Ang kulit niyo pa nga eh. Tuguan na yung tuhod niyo kakalag sa simbahan para lang biyaan ako ng asawa. Tapos ngayon, inaayawan niyo naman si Elvin. Eh, baka mamaya hindi naman siya seryoso sa'yo, eh. Dumugo ang puso mo. Ibigan mo, Pain. Maliit na bagay. Ikaw talaga. Ma, tsaka na lang ako magbabakasyon dyan. Marami pa kasi akong inaasikaso dito, eh. Yes, Ma. Take care. Pare, nag-starter ka pa rin pagkausap mo yung mama mo. Ewan. Bata pa lang ako, ganito na ako. Siguro dahil takot ako kay mama. Tsaka, mataas kasi yung expectations niya sa akin. Pero kahit isa dun, wala naman ako nakuha. I don't think matatanggap ni tita si Onay. Kaya siguro hindi mo masabi sa kanya na papakasal ka na, ano? Tsaka na lang. Pero pare, papakasalan mo talaga si Onay. Pare, ang dami namang ibang babae dyan. Tsaka nagka-girlfriend ka na ng iba, di ba? Pare, iba si Onay, hindi siya normal. Pagtatalunan na naman ba natin to? Pare, concerned lang ako sa'yo. Tingin mo kaya niyang ibigay sa'yo yung pangangailangan mo? Bilang lalaki? Tingin mo kaya kanyang bigyan ng anak? Sandali ah. Marami dyan na papangasawa nila, maliliit na babae. Nagkakaanak naman sila. Masaya sila. Thank you.
Buti, pangarap ko lang ay isa si taong mahal ko. Ngayon, totoo na. Magiging tatay na ako! Mahal na mahal kita, Rodaline Matay. Ma? Elvin, nabalitaan ko, ikinasal ka na daw. At hindi mo man lang ako inimbita. Ayoko kasi kayong istorbohin. Alam ko kasing busy kayo eh. Alright, Elvin. I'm sorry na hindi tayo nagkakausap lately. Pero hindi ako papayag na hindi makilala ang wife mo. So, I'm coming home. Interpacific Flight RD307 from France has landed. Passengers of this flight will disembark on gate 50. Thank you. Di ba si Helena Montenegro yon? Di ba yun yung dating beauty queen? Welcome back! She's not a maid. She's Onay. She's my wife. Evan, please tell me it's not true. It is the truth. My God. Evan, what have you gotten yourself into? Guwapo ka naman! You're an engineer! Matalino! Ano nangyari? Nauntog ka ba? O nabulag at isang unan ang pinakasalan mo? Just tell me, papagunot kita. I'll bring you to Europe. Ma... Para matakuhan ka lang! Please! Please! Hindi unano ang pinangarap ko para sa iyo. Little people ang tawag sa kagaya nila, Onay. Whatever! Unano pa rin! Period! Oh. You know, I'm not naman a bad person. Huh? Pwede naman natin siyang tulungan sa ibang bagay. Pero yung pakasalan mo? Wow, Elvin! Baka maging unano ang anak niyo! What if maging ganun din? Ayoko magkaapo ng unano, ha? Wait, baka ginayuma ka niya. Hmm? Ginayuma ka ba ng unanong yon? Tell me! Ma, mali lahat ng iniisip mo. Nakita kong gano'ng kabuti yung kalooban niya. Kung gano'ng kaganda yung pagkatao niya, kaya ako siya minahal. Oh, Elvin. Alam mo, hanggang ngayon, ganyan ka pa rin, ano? Ang liit pa rin ang pangarap mo. Hindi ka talaga achiever. Ma, ito na naman tayo. It's true! Ang dali-dali mong i-please. Simpleng bagay lang, nakokontento ka na. Kaya nga hindi ka sumamasahan sa Europe. Pero yung pipili ka ng asawa, pati sa asawa, ang liit-liit pa rin ang standards mo. Ma, please. Asawa ko na si Onay. Dati, mag-isa lang ako. Pero, nung nakilala ko siya, nagbago mundo ko. Sa kanya ko naramdaman yung pag-aalaga na hindi mo maibigay sa akin noon dahil lahat sa France kayo. Ma, mabuting tao si Onay.
sana ho matanggap niyo siya alang-alang sa magiging apo niyo. Oh God, give me strength! I feel so weak now sa nalaman ko. Bigyan mo na lang ako ng lakas ng loob at ng pag-iisip para ma-accept ko lang ang mga bagay na mahirap paniwalaan kahit sa panaginip. Ma, mabuting tao si Onay. She has a good heart. At alam kong matatanggap niyo rin siya. Honey. Onay ba talaga ang pangalan mo? Ronalyn po. Saan ka lumaki? Ay, sorry. Hindi ka pala lumaki. Nakapagtapos ka naman, siguro. College? Hindi po. High school lang po yung natapos ko sa Kasipagan High School. Namatay na po kasi yung tatay ko. Nagtatrabaho ka ba? I mean, paano ako nagtatrabaho? Liit-liit mo. Hindi kita minamaliit, ha? Naku, okay lang po yun. Maliit na bagay. Nagtrabaho po ako dati sa Perya. Umarakit-rakit lang po. Tapos, nag-waitress din po ako sa Karinderya. Pumasok din po ako sa flower shop. Nagtitinda po ako ng flowers. Ganun po. Gusto niyo po ipag-arrange ko kayo ng flowers? Ang dami niyo po kasing bulaklak dun sa labas, eh. Huwag na, don't bother. Baka mahirapan ka pa. Hindi po, madali lang po yun. Magaling po ako dun. Sinay lang po. Pasensya na po, medyo mataas po kasi hindi ko po maabot. Gusto mo ng ladder? Ng step-ups too, eh. Manang siling, pwede po pakihawak na lang po ng upuan. Ma'am? Hawak mo na po. Hawak ka po. Teka. Kaya mo ba? Pagbibigyan po. Pasensya na po. Diba? Ano bang gusto mong gawin? Ano ba po kasi? Ready na? Magandang araw mo. Hi. Ikaw siguro ang nanay ni Onay. Oo, ako nga. Nelia pangalan ko. Nabanggit kasi sa akin ni Onay na umuwi na kayo. Yeah. Dahil nga kinasal sila. Ba't hindi ka muna maupo? Relax. Sige po ba? Oh, ba't hindi ka kaya mag-merienda muna? We have cream puffs, eclair, macadamia white chocolate cake, and cheese. Naku. Sige na, huwag ka na mahiya para naman hindi tayo magbalae. Huwag na, balae ko, sumpa ko. Kumain kasi ako ng ginatang pinibigo sa palengke. Palengke? Namalengke ka pa bago pumunta rito. Ay, hindi ganun balae. Doon talaga ako nagtatrabaho. Tindera ako sa palengke. Gusto mo dala kita ng gempo? No. Huwag ka na magabala, please. Doon ka pala nagtatrabaho sa palengke. Kaya pala, gusto ko ng cheese. Yes. Teka, anong kaya pala? Hindi, nahamoy lang akong malansa. Ako ba yun? Hindi naman siguro ikaw. Tama na yan sa lang. Thank you. Ganun ba? Ako naman, kaya ako lumuwas ng Maynila kasi gusto ko lang kumustahin ang anak ko. Alam mo naman, espesyal sa akin ang anak ko yan eh. Kaya pag ako kasama niya, walang pwedeng umapis sa kanya. What are you trying to say? Porque hindi ka kasama dito eh, inaapi namin si Onay. Naku, balae, hindi. Para kasi kung magsalita ka eh, di ba? Para sinasabi mong mapag-api ako. Alam mo, Nelia,
hindi ako ganyan. Hindi ako mapagmaliit. Nay! O, Nay? Nagluto po ako ng puto, tsaka may cornic din po. Ako na po. O, yan! Ba't hindi mo nilang tanungin si Onay mismo? Onay, ba't hindi mo sabihin sa nanay mo? Inaapi ka ba namin dito? Ako, Nay. Maayos na maayos po ko dito. Ang bait nga po ni Mama eh. Sa kanya po pala nagmana si Elvin. Mabuti naman kung ganun. Dahil ayoko nang inaagrabyado ka. Ay naman eh. Bawal ang nega dito. Alam lalo na po ang gera. Maliit na bagay po. Kumain na po kayo. Paborito niyo po ito, di ba? Ma, gusto niyo po ba ng puto? Tsaka cornic po. No, thank you. I have prosciutto and cheese. Sige po. Ayaw niya po. Sige na nai, kain na po kayo. Onay, sorry ah. Late na tapos yung meeting namin dito sa office. Traffic daw ngayon. Eh, malilate tayo sa party ni Mama pag susundin pa kita dyan sa bahay. Ang mabuti pa magpatid ka na lang kay Manong. Okay, Elvin ko. Kamusta na kayo dito? Welcome back. I'm so happy to see you again. Thank you, thank you. Okay na po, Kuya. Thank you po. Hintayin ko na lang po si Elvin dito. You haven't changed. Lalaki na ng mga anak niyo. Order, ha? Saan ka na ba, Evan ko? Tugot-tugot mo naman eh. Thank you. Ah, just a few days ago, I'm glad you made it. You look gorgeous. Magandang gabi po, Mama. Alika dito. Ang ganda ng damit mo. Salamat po, Mama. Bigay po sa akin ni Elvin to. Ah, sana hindi na lang siya nag-abala. Bakit po? Eh, hindi ka naman makakapasok sa venue. Huwag mo sanang mamasamain, Onay. Because I'm just doing it for your own good. Alam mo naman ang mga tao. Iba-iba ang tingin sa mga taong kagaya mo. Ayaw naman kita mapahiya. Nakukuha mo bang ibig kong sabihin? Opo naman. At saka, ayaw mo rin naman mapahiya si Elvin, di ba? Baka mapag-usapan lang siya ng mga tao. Gusto mo ba yun? Ayoko po, Mama. Good. So, mabuti pang umuwi ka na lang. Okay? At huwag mo na rin sabihin kay Elvin, okay? Baka sumama ang loob niya. Sige po. Sige na. Baka hinahanap na ako ng mga guests. Pwede ka nang umuwi.
right? Onay? Halika, pasok tayo ng sunod. Hindi na lang. Nahiya kasi ako eh. Tsaka ayoko din mapahiya ka dahil sa akin. Di ba pinag-usapan na natin to? Wala naman dahil lang para ikahiya kita eh. Kasalanan ni Mama to, ano? Ayaw ka din papasokin sa loob? Ako hindi. Ako lang talaga yung may ayaw. Ano magsinungaling? Kilala ko si Mama. Hayaan na. Sus, maliit na bagay. Alam mo, kung di kanyang papapasokin sa loob, hindi na lang ako pupunta sa party. Pero baka hanapin ka ng Mama mo. Sumama ka sa akin. Pupunta tayo. Gusto mo? Nung bata pa kasi ako, niregaluhan ako ni tatay ng ganyan eh. Kaya lang, sira na. Pag nakikita ko at naririnig ko yung tugtog, sumasaya ako. Dapat ikaya. Sama kasi yung kasing laki mo na lang yung pinakasalan mo eh. Para na isasama mo siya sa kahit anong party na di kayo pinagtitinginan ng mga tao. Una, hindi na maghalaan maging pantay tayo para mahalin kita. Dahil hindi naman tangkad o laki ang sukatan ng pagmamahal. Hindi ito. Kung anong nasa loob nito. Mahal kita, Onay. Ang swerte ko nga eh. Dahil binigay ka niya sa akin. Kayo na magiging baby natin. Sana lang talaga maging normal siya. Para maging normal din yung buhay niya. Onay, kahit ano pa maging baby natin, tatanggapin natin siya. Sigurado ako magiging proud sila sa iyo. Dahil kagaya ko, makikita nila kung anong nasa puso mo. Nalaya mo sa pinasak sa'yo. Yes, sir. Bakit kung muli pinatanggap mo sa'yo? Sir, thank you. Para kay Elvin, walang mali sa kagaya ko. Walang mali kahit ano pa ang isilang ko. Pero kung kaya ni Lord ibigay ang normal na anak, yun pa rin ang hihilingin ko. Dahil ayaw ko siyang matulad sa akin.
Nakausap ko na yung doktor. At alam ko ba kung ba ang tagal-tagal, hinihintay ko nga kung anong resulta, kung normal bang apo ko o unano, o ewan ko ba kung ano-ano para yung mga test na kailangan, mga x-ray daw sa mga buto, sa... I don't know, I wish that... Yeah. Ma, relax, please. I'm just worried. Siyempre, hindi mo naman maalis sa akin to, di ba, Elvin, na maging worried ako kung normal ba o unano din ang apo ko? Bala, maliit man o hindi ang apo natin, apo pa rin natin siya, anak ng anak natin. Doc! Doc! Anong balita? Normal ba ang apo ko? Of course, Mrs. Montenegro. Ha? Walang lumabas sa test na anumang sign ng dwarfism. Normal ang laki ng apo niyo. Ay, salamat! Salamat na pakinggan ang dasal ko ng Diyos! Hindi lang ikaw ang nagdasal. Lahat tayo pinakinggan ng Diyos. Ayan na! Ayan na siya! Napaka-cute! Ay, naku! Patingin. Ang laki pala. Hindi. Gusto ko muna siyang makuha. Ang ganda-ganda. Oh, ang ganda ng mas naging mahuli pa ang pagsasama namin ni Elvin ko sa pagdating ni Rosemary. Pinatunayan ni Elvin ko na hindi lang siya isang mabuting asawa, isa rin siyang ulirang ama. Pero kadalasan, sinusubukan ang tibay ng pagmamahalan. Hello, Anay ko. Nabuto ka na ng pagsara ng restaurant. Kakainin kay Manong. Pero malapit na ako dyan. Ako na lang susundo sa'yo, ha? Sige, maghihintay lang ako dito sa gilid ng restaurant. I love you, Anay ko. I love you too, Elvin ko. Onay! Onay! Yan na babae. Umagay ka. Pasaway ka, babae ka. Paka-elamera. Pag-tripa na yan. Para magtanda. Umagay ka! Okay! Onay na! Okay, boy!
Makikiraan nga. Tabi, tabi, tabi. Parating na yung mga polis. Andiyan na yung ambulansya. Hindi na sila nawa. Paano nila nagawa yan sa babaeng yan? Paano nila nagawa yan sa babaeng yan? Ano nangyari dun sa Ulano Girl? Nakalaan mo ba yun? Ang scandal ito para sa pamilya natin. What do you want me to do? Hayaan na lang napakalat ka natin tumarantado sa asawa ko para nahuwag kayong mapahin. Alam mo, Elena, wag na tayo magplastikan pa. Alam ko makakasira sa pangalan mo at reputasyon mo ang nangyari kayo, Onay. Huwag mo lang dagdagan pa ang paghihirap niya. Familiar sa akin sa sakyan na yun. Yun yung mga hip na dumampot kayo, Onay. Evan, sa kapupot ka! Huwag mo siyang sundan!